Hello po sa lahat po ng nakikinig, lahat po ng nanonood sa aking channel. Magandang araw po sa inyong lahat. I-discuss po natin yung latest trending po na issue na nabasa ko, napanood ko sa Facebook, yung live streaming po ng transgender na si Geraldine Costudio Diez na nagkaroon ng discrimination sa farmers market sa Cubao, Quezon City. So malaking tulong po talaga ang FB Live, itong mga technology na to, kasi na ipapakita dito yung katotohanan. Una sa lahat, tama lang na ginawa yon na nag FB Live si Gretchen para maipakita niya kung ano talaga yung totoong nangyari. Pangalawa na facts doon regarding sa issue na to, siya ay member ng LGBTQ. Yung nangyari kay Gretchen Costudio Diez sa farmers market ay isang example ng discrimination. Bakit ko po nasabi? Kasi yung purpose lang naman talaga ni Gretchen na pumila doon sa ihian ng pangbabae ay para po magbawas lang ng waste material sa ating katawan. Isang basic needs ng ating katawan ay talagang umihi. Ito yung talagang normal na ginagawa ng lahat ng tao, mababae ka man o malalaki, mabakla ka man o matumboy, ay lahat po tayo ay nagdudumi at umiihi. Nagre-react lang ako sa sitwasyong ito kasi dito po sa amin sa Tacloban City, nasanay na po ako kasi marami po akong mga kaibigan ng mga transgender na umiihi sila sa pangbabaeng CR. Bakit dyan sa Quezon? Kung saan pa naman, sila pa naman yung unang nagpasa ng anti-discrimination bill. Diyan pa mismo nangyari isang discrimination sa isang transgender. Kung isipin natin na ang isang transgender ay pagbabawala nating umihi sa pangbabaing CR, ay ating obligahin na umihi sa panglalaking CR. Diba? Pwede silang mabugbog. Pwede silang magtaka yung mga lalaki na bakit may mga pumasok dito na babae or bakit may pumasok na bading, di ba? Tapos ang nakakadismaya pa ay pinosas pa nila at binalandra pa nila sa lahat ng tao doon sa mall na para bang siya ay isang kriminal. Di ba nakakadismaya kasi it's already 2019. Hindi, wala na po tayo sa taong 1960s, yung 50s na medyo mataas pa yung discrimination. Ngayon ay meron na po tayong law pero talamak pa rin. Sana po maimbestigahan po ang kasong to. At para naman po sa farmers market, sana po magkaroon ng orientation or magkaroon ng seminar ang lahat ng mga empleyado, mga guard, kung paano po nila i-handle yung ganitong situation. Wala naman yan kung babae man or lalaki yung isang CR. Ang importante, successful. Kasi nga, yung boarding house nga namin, iisa lang naman ang CR at lahat naman kami gumagamit, mababae man o malalaki. At nakita ko po doon sa video na hindi nila pinapalabas si Gretchen. Talagang nakakadismaya. Pwede po silang kasuhan ng illegal detention. Pag umabot po ng 3 oras at hindi po nila pinakawalan si Gretchen, ay pwede po silang makasuhan. Recommendation ko ay sana po ay magkaroon na po ng hiwalay na CR po sa mga transgender. Kasi pagkakaalam ko, may mga establishment na po dito sa Pilipinas na 3 na po yung CR. Merong pang babae, may pang lalaki, at merong ding pang transgender or pang LGBTQ. Kahit ano man yung damit mo, ano man yung itsura mo, dapat po pantay-pantay po tayo sa lahat at sa mata ng Diyos. Kaya po sa lahat mo nanonood ng vlog ko at sa lahat po nanonood ng channel ko, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe Winston Geledera TV at click the notification bell para updated po kayo sa mga video ko. Hanggang sa muli po sa lahat pa ng nanonood. God bless Philippines.